Hindi na. Hi! Hello! Merry Christmas! Alam ko lahat nakakakilala sa akin, lalo na dito sa Makati City. Ako kasi sa Rosita E. Alves, BHW, mga kasamahan ko dito sa Makati, at mga kakilala ko, nandito rin ang lahat ng mga halos, mga kapinsan ko, kapatid, at mga anak. Ako nga pala si Rose, ha? Huwag niyo akong kalimutan. Nagbablog ako sa vlog ng anak ko kasi gusto ko, alam ko na ang katulad kong may cancer ay Diyos na ang bahala sa amin. Ngunit masaya ako. Hindi ako malungkot. Nagbablog lang ako para malaman niyo na ang mga tao, may mga tao kasing ayaw sa akin, or hindi ko alam kung bakit galit. Wala naman akong kasalanan. Kaya panahon na ngayon sa pangalawang buhay ko na humingi ng tawad sa inyo kung may kasalanan man ako. Patawarin niyo ako. Merry Christmas sa lahat ng taong ayaw sa akin, sa lahat ng taong nagmamahal sa akin kung may nagawa man akong kasalanan. Patawarin niyo ako. Dahil alam ko ang kapatawaran, hindi ako nahihiya. Dahil ang kapatawaran ay ang bukas, pinto, na kung saan man, ibinigay ng Diyos, o mabuhay man tayo, or ipagpatuloy ang buhay, or hindi, yan ang pintuan sa bago nating buhay na hinaharap sa paparito pang buhay. Kung gustuhin niyang mabuhay ng matagal, siya ang may alam. Ako, hindi ako negatibo, positibo ako. Alam ko, nasa stage, sabi ng doktor, nasa pangalawang buhay na raw kami. Kaya noong una, hindi ako nagbablog dahil alam kong okay ako. Kaya lang sa pangalawang buhay ko nga, sabi ng doktor, nagre-radiation kasi ako ngayon. Dito at sa Enero dito, alam nyo, tapos na ang radiation ng mga kasamahan ko doon sa Davao City, tapos na. Ngunit nalaman na lang namin na sa gabi wala na siya. Kaya hindi natin alam kung saan ang hangganan ng buhay. Kaya panahon na ngayon, dahil hindi ko kayo maiisa-isa, ang dami ninyo. Sa mga kasamahan ko, mga BHW, Merry Christmas sa lahat. Sa mga kaibigan ko dyan sa among health center na si Ma'am leader namin si Ma'am Leti, ang aming midwife, ang bait. Salamat sa inyong lahat sa tulong, sa mga payo at pagmamahal. Mabait yang midwife namin dyan, malapit na rin siyang mag-retire. At saka, noon kasi, maliit pang anak kong babae. Kaya ito siya, halika Jen, Jen. At saka itong anak kong lalaki. Halin mo, dito. Dito kaya. Ito ang anak ng babae. Grade 5 pa noon ang muna akong naoperahan ng breast cancer. Naawa ko sa kanya, kaya lumaki siyang medyo hindi gaano galagala, walang barkada. Dahil siya ang nag-asikaso na ngayon. Parang mama na ito. Gigising ito ng 4 PM ng umaga. Magpundo ng water namin kasi 6, wala na kami water. Magsasaing, maglalaba. Lahat ng halos ng gawain ko, siya na ang gumagawa. Mahal ko ito. Ito pa yan si Diana Rose, ang anak ko, 15 years old. Ito namang lalaki ko, sabi niya, mag-stop daw siya para makatulong. Sabi ko naman, huwag. I-grab natin ang State University na walang bayad. Wala kasing bayad dito sa amin yan. Mag-stop ka man o hindi, kung kukunin ako ng Diyos, wala tayong magawa. Kaya ipagpatuloy ang buhay. Merry Christmas, ha?
Hindi ako malungkot, maligaya ako sa Paskong ito. Wala sa akin yan dahil Diyos ang, siya lang ang bahala ng lahat. Nag-aaral ito sa 32nd year. Ito naman, grade 9. Si GB pala ito, vlog niya ito. At saka, panahon na rin na magpapasalamat sa mga taong tumutulong sa akin mula noon hanggang ngayon. Patawarin niyo ako ha, dahil sa mati, patawarin niyo ako dahil kilala niyo ako. Hindi ko maisa-isa ang lahat ng politiko kasi eh. Hindi ko sila pwedeng puntahan doon dahil hindi ko pa kayang maglakad ng mabilis. Nakakrutches pa ako sa tulong ng aking mga anak na siyang mata, kamay at pa ako. Sila ang tumutulong sa akin kung paano ako maglakad or magtayo. Makalakad ako, magcrutches, pero hindi gaano. Kaya ang tagamati ang hihingan ko ng kapatawaran. Baka sabihin nyo, sinali ko ang mga politiko. Wala na akong panahon na mag-isa-isa pa sa bahay nila. Unahin ko dito sa city. Yung mga politikong tumutulong sa akin dito, palaging tumutulong pag magbigay ako ng, may mga protocol man yan, may mga papel na ibinigay para sa tulong. Magpapasalamat ako kay Chino, Almario, Fabio, Roger, Eric, Kobe, at kay Munis. Kahit isa lang ang ibinigay ni Munis, ngunit tinanggap niya ang papel ko, magpapasalamat na rin ako sa kanya. At yung mga tao namang nagbigay ako ng papel na pang protocol nga para sa tulong na hindi nagbigay mula pa noong January, salamat din sa kanila dahil tinanggap nila kahit wala, walang isa na uli sa akin. Dahil pera nila yun at saka sila ang may alam kung paano gagastusin yun. Maraming ding salamat sa kanila. Maraming salamat, maraming salamat. At Merry Christmas sa kanila, ang mga kagawad namin dyan sa Mati. Magpapasalamat din ako kang Ma'am Michelle dahil hindi rin niya ako pinabayaan. Sa panahon ng kagipitan ko doon sa Davao na kulang ang pera ko, binigyan din niya ako sa pamamagitan ng tulong niya. Ma'am, salamat. Merry Christmas sa iyo. Alam ko mahal-mahal, mahal na mahal kita. Alam niyo dito sa amin sa Mati, maliit na city ito. Ngunit maganda. Maraming mga tourist spot na dito sa amin. Mga beaches na magaganda. Kung gusto niyo pumunta dito, punta kayo. Saan man kayo sa mundo, taga ibang bansa or dito, punta lang kayo, sundin lang ang protocol ng DOH para ma alam niyo naman COVID ngayon. May mga protocol kami dito sa Mati. Maraming salamat, Ma'am, mahal kita. Merry Christmas. At saka doon naman sa Kapitolyo namin, si Vice Gob lang talaga po ang na kuanan ko doon na hinga ng tulong. Mula pa noon, noong unang pagka-opera ko 2017 hanggang ngayon, pag lumapit ka sa kanya, kahit hindi buo, dahil ang daming nanghingi ng tulong dito sa Mati, hindi rin niya ako pinabayaan. Si Ninyo Superoy, yan ang Vice Gob namin. At saka, lalong-lalo na rin si Sir Mayo. Mula pa noon hanggang ngayon, tumutulong pa rin siya sa akin. Sinunod ko lang ang lahat ng protocol nila sa paghingi ng tulong. Hindi ako niya pinabayaan mula noon hanggang ngayon. Sir, salamat. Merry Christmas, Ma'am Nancy. Merry Christmas sa inyo. Alam ko na ginawa ninyo ang lahat para ang Mati mapaganda. Sana hindi mag-iba ang takbo ng panahon. Sana kayo pa rin magkasama. At nang mapaunlad masyado ang ating lugar.
Mahal na mahal ko kayo, sir. Dahil nakita ko kung paano niyo pinaunlad ng mga kalsada. Hindi naman kami ang makapag ano dyan dahil anak kami, matatanda na. Pero ang aming mga anak at saka generation, apo, sila ang nakapahimos niya. Sila ang may makagamit sa lahat ng ginawa niyo. Kaya, mahal ka namin. Merry Christmas! Positive po ako kahit ganito. Mahal na mahal ko kayo. At saka, sa mga pastor, si Alon, Pastor Alon pangalan? Pangalan niya. Si Pastor Alon, salamat din sa iyo, Pastor, dahil ginaguide mo ang anak ko ng nasa mabuting kamay. Mula ng high school na napaka ano lang kanyang isip dahil broken. Kasi palagi kami kaaway ng asawa ko, andyan ka. Na tumatayo bilang kapatid niya. Or palaging nag-aaruga sa kanya. Maraming salamat. Sa lahat ng mga pastor or katoliko, idasal niyo naman kaming mga may cancer. Dahil yan ang hanap namin. Kahit minuto lang. Para mag-guide nyo kami, para matulungan nyo kami. Maraming salamat, Pastor, na palagi mo akong dinadasal sa iyong chapel. At ang mga parents, kung gusto nyong maging mabuti ang inyong anak na maituwid, kung ano man ang nasa kanila, maituwid habang bata pa, puntahan nyo si Pastor Alon. Mabuti siyang pastor at alam niya kung paano niya gawin, paano niya mapabuti ang inyong mga anak. Salamat, salamat. Merry Christmas, Pastor. Merry Christmas. At saka, sa mga kaibigan ko, mga WTC, mga lahat-lahat na, Merry Christmas sa inyo at Happy New Year. Ako nga pala, sa simula ng aking buhay, mula nang bata pa ako, hindi ko alam, binubuli kasi ako. Kasi nang magisnan ko ang aking mga magulang, labing anim ako na anak. Nang magisnan ko ang aking mga magulang, lahat sila ay may asawa na, ako na lang ang naiwan. Hindi gaano ako naasikaso ng papa ko dahil may sakit na ang mama ko noon. Siya na ang inakaso masyado ng papa ko. Hindi ko nga alam kung ano ang bag eh. Payong, sapatos, uniform. Hindi ko yan alam, nag-aaral ako. At ang pangit-pangit ko, ang itim-itim ko dahil nasa tabing dagat kami. At yung mga ulo ko, may mga allergy. Kaya kalaban ako ng teacher ko noon dahil ang baho-baho ko raw. Dagat kasi ang niligo ko. Hindi ko nga alam kung anong shampoo dahil hindi ko yan alam. Kaya nang mamatay ang mama ko nasa 9 years old ako, doon ko naranasan kung paano aarugain ang magulang. Dahil doon na napansin ni Papa na palagi niya akong inaaruga. Mahal na mahal ako ng ama ko, kaya binilihan na niya ako ng bag, sapatos, uniform. Noon kasi, ang mahal-mahal ng mga gamit, hindi tulad na yun, ang dami sa okay-okay. Noon, mahal, kahit nag-iisa, kahit barya-barya lang, mahal ko ang gamit ko. Ang bubo ko kasi noon, 1, 2, 3, hindi ko alam kung anong ABC. Kaya nang nasa ika-4 na baitang na ako, sabi ng teacher ko noon, ako raw ang pinakamatalino sa lahat ng bubo. Nasa isip ko yun. Ako ang pinakamatalino sa lahat ng bubo. Kaya nagsusumikap ako kung paano magbasa kahit Pilipino. Kaya dumating ang panahon na alam ko na. Kaya nang nasa 5 baitang na ako, competitive na ako.
alam ko na na, ah, ganito pala, kaya ko pala, hindi pala ako bobo. Kaya lang, naputol yun, nang mamatay ang papa ko. Nasa ika-anim na taong, nasa kainang bayintang na ako. Nagkasakit ang papa ko dahil palagi siyang nag-iinom. Wala na ang mama kong magsabi na huwag kang mag-inom, huwag ganyan. Kaya lungkot ako. Sabi ko, sana kunin na lang ako ng papa ko. Kaya pala, hindi pala pwede. Ang Diyos lang pala ang may alam ng lahat kung kailan ang buhay natin kukunin. Ngunit nalungkot ako. Dahil hindi ako nakapag-aral ng 3 taon sa high school. Akala ko kasi hindi na ako makapag-aral. Kaya nang pagdating sa 3 taon, nang pag-stop ko, nagtitinda ako ng isda doon sa Davao. Sabi ko sa ate ko, magtitinda ako ng isda at kanang magkaroon ng pera para mag-aaral ako ng balik. Dito sa Mati ako nag-aaral sa MSAT na lahat actual work noon. Actual work. Kailangan mo talaga ng pera kaya mabili ka ng project. Handicraft kasi ang kinuha ko. Wala akong project ni isa man. Dahil punta lang ako ng opisina. Sabi ko sa mga teacher, ma'am, sir, gawan ko kayo ng project. Sa inyo na ang project. Grado lang ang sa akin. Okay naman sila. Kaya lahat ng kahirapan ng nag-aral ako, andito. Nasa puso ko, nasa isip ko, nasa puso ko. May mga panahon na magbasura na ako ng kuponban, folder, papel, envelope, lahat. Basta nakasulat lang ng lapis, kukunin ko. Erisin ko yun at saka ipapasa sa aming teacher. Sabi ng teacher ko, oh, Asubi, bakit ganito ang kuponban mo? Sabi ko, sir, wala akong ipang bili. Dahil ang tinitirahan ko ay lahat ng magulang ng aking kapatid na panganay ay nag-aaral 2 college na may bayad, 3 kaming high school. Kaya kain lang ang maibigay dahil walang pera. Naglalaba lang kasi ang kapatid ko. At saka mananggiti yung kumukuha ng tuba sa lubi, yun ang kanyang asawa. Kaya walang kapera-pera. Kaya yun na lang ang ginagawa ko para makakita ng pera, maglabada, maglinis ng bahay kung sino ang magpapalinis. Ngunit, kaunti lang yun. Kaya, survive kahit ganito. Wala akong choice. Hindi ako mahiya. Bakit naman ako mahiya? Totoo naman yan. Mahirap kami. Kaya, yun ang naranasan ko. Kaya sa mga kabataan na katulad ko, nag-isip kasi ako, ah, mas mabuti pa na may lalaking gustong mag-asawa sa akin, gusto ako mag-asawa para walang problema. Yun, nag-asawa ako. At yun pala ang pinakamaling ginagawa ko sa buhay ko. Sana hindi ako nag-asawa. Sana kahit mahirap, tinapos ko ang aking pag-aaral. Kaya, kayong mga kabataan na kagaya ko noon, huwag niyong sundin ang puso at isip niyo. Pag may panahon nga mag-aaral kayo, paaralin, mag-aral kayo. Dahil yan ang gusto ng inyong mga magulang. Walang magulang na gusto na maging masama ang anak. Sundin niyo sila. Huwag niyong sundin ito. Sundin niyo ang inyong mga magulang dahil kahit wala kayong asawa, pag may trabaho kayo, ang anak ninyo, mapag-aral ninyo at mabibigyan ninyo ng magandang buhay. Dahil mabuhay niyo siya. Kaya, huwag niyo akong tularan. Dahil nagkamali, dahil sa pagkakamaling yun, hindi ko na maibalik yun. Kaya kayong mga kabataan, sundin ang mga magulang. Kahit sundin, dahil mahal na mahal niyo kayo. Sa pag-aasawa ko, hindi maganda, hindi mabuti. Dahil nakapag-asawa ako ng siloso. Siya ang masusunod ng lahat. Nasa kanya ang lahat. Kaya, pinabayaan ko na lang. Noong unang panahon sa kabataan namin, siya ang masusunod. Lahat ng susuotin ko, ng paglakad ko, ng sino ang ikausap ko. Dito na lang ako medyo sa kanya,
medyo ayaw kong masaktan ang mga anak ko. Dahil kasali na yun noon, ang mga gamit ko, pag magalit yun, labas lahat. Ngunit nang magkaroon ako ng anak, ayaw ko kasing makita nila na ganyan, na pati sila damay. Kaya kumuha ako ng paraan upang matapos ang lahat. Ngunit, okay na. Kahit ganito. Mahal ko pa naman ang asawa ko. Pinawayaan ko na lang. Lahat-lahat ng masasakit na mga salita, tinanggap ko na lang. Wala, basta ang importante, andyan siya. Hindi kami iniwan. Siya pa rin ang nagbabayad ng bill namin. Kuryente, tubig, at saka pagkain. 15 days kasi ang kanyang guardia. Maliit ang sweldo. Ngunit, okay naman. Hindi naman kami naghanap ng sobra-sobra. Basta makakain lang. Makapag-aral. Makapagbili ng kahit ano. Alam nyo, mula noong kabataan ko hanggang ngayon, ni isang bagay, wala, hindi ako nabilhan ng asawa ko. Kahit isa, hindi ko naranasan na binilhan niya ako. Ngunit okay lang din yun. Dahil tama-tama lang ang kita namin. Kaya, uulitin ko sa mga kabataan, sundin nyo ang inyong mga magulang. Mag-aral kayo sa habang may taong magpapaaral sa inyo. Kaya kapag wala na, dyan kayo magkapaproblema sa lahat ng bagay. Kaya, nagbablog ako dahil masaya ako. Sa mga katulad kong may cancer, alam ko, mayaman man o mahirap, basta katulad sabi ng doktor, kapag nasa buto na natin ang cancer, cancer sa bone, masakit na masakit dahil nasa buto na. Kaya, kayong mga katulad kong may cancer, mag-ingat kayo dahil ako, wala na yun sa 3 taon, wala na na. Hindi active ang cancer ko, ngunit nang na-slide ako, slide lang, kaunti, 7 months, gikan after, masakit na dito. Kaya nang pumunta ako sa doktor ko, sabi niya, nag-metastasize or metastasis na sa buto ko. Kaya i-radiation naman nila ako ngayong January upang maibisan raw ang sakit or mawala ba. Kaya, mag-ingat kayo. Kahit anong klaseng cancer, ma-bone, ma-breast, or colon, basta mag-ingat. Pinaka-importante na mag-ingat para kung natutulog sila, wala silang kapasukan. Dahil, yun talaga, pasok sila kapag may butas na ano. Sa katulad kung may cancer, mayayaman man o mahirap, kayong mga mayayaman, puntahan nyo ang mga lugar na hindi nyo napuntahan. At dahil may pera kayo. Kaya kung ako, may pera. Siguro, dito sa Mati, lahat ng tourism spot namin, pinuntahan ko na. Kaya, okay, pera. Wala akong pera. Kaya, kung may puntahan kami, marami kami. Para makapunta doon. Pero hindi ko talaga na ano dito sa Oriental. Ngunit maganda dito ang aming mga tourist spot. Kaya sa mga kagaya ko, ingat-ingat lang. Be positive. Diyos na ang ating kapalaran. Nasa kanya na. Sabi ng doktor, may mga doktor na sabi na, isa'y 4 ka na, dito ka na lang, 1 bulan ka na, 3 bulan ka na. Ngunit hindi ako naniniwala. Dahil may kasama ako noon na 8 years na mula nang nag-cancer survivor siya. Ngunit bumalik ngayon, nasa buto na naman niya dahil na-disgrasya din daw siya. Kaya ingat-ingat lang sa mga katulad ko. Ingat-ingat, be positive, be happy. At ang lahat ng lungkot sa ating puso or mga masasamang nasa ating puso, ilabas na lang natin yan. Ibigay natin sa kanya. Siya ang bahala ng lahat. Dahil siya ang may alam kung saan tayo tatapusin niya.
siya ang may akda sa ating buhay. Lupa kasi tayo. Magmula sa lupa, bumabalik sa lupa. Kaya siya ang may alam. Kaya ako, lahat ng sama ng loob ko, wala, binigay ko na lahat sa kanya. Dahil siya ang may alam ng lahat. At sa mga kasamahan ko ha, uulitin ko, patawad at salamat sa pagmamahal. Merry Christmas and a Happy New Year. Gusto nyo bang kumanta ako? Ito ang kanta ng Tagalog dito sa amin. Pasko na naman, kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, sila yata kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Kahit araw nating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. At sa taga-ibang bansa naman, yung mga taga-America or taga-saan. Feliz Navidad, la la la. Feliz Navidad, la la la. Feliz Navidad, prospero want your felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hindi ako maghipokrito sa inyo. I need your help. Piso man o 50 centavos. Kung gusto niyong tumulong, di tulungan niyo ako. Pag hindi naman ako humihingi. Kaya lang, hindi ako hipokrito. Babay sa lahat ng mga artista na hindi ko nakikita. Kasali pa rin kayo sa nagdaan kong mga pagmamahal sa inyo. At sa mga katulad ko naman, be careful, be happy, be positive. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Sa susunod kong vlog, kung mabubuhay pa ako, sasayawan ko na kayo, lalo na pag gumaling na ako. Hanggang dito na lang. I love you, I love you, I love you. Patawarin niyo ako. Salamat sa pagmamahal. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat.